mga parkoy, meron po tayong gagawin ngayon. Ito po ay rice cooker. Bali, dalawa po ito. Ang brand po niya is Black & Decker. Ito, ganun din po. Black & Decker. Ang problema po nito is wala po siyang power. So, check po natin isa-isa kung ano ang problema, bakit wala siyang power. Nga po pala, tungkol dito sa rice cooker, madalas po nangyayari nasisira pa yung rice cooker dahil sa nag-overheat po. So ganito po yan, yung kaldero po na to, pag tinignan nyo yung puwitan, naka-umbok po siyang ganon, which is hindi po dapat ganyan. Oops. Ito po, naka-umbok po pag ganun. Dapat po yan, kasi minsan kaya po nangyayari yung ganyan dahil pag naghuhugas po tayo, pinipress natin ganun, kaya lumulobo dito. Hindi po tama yun. Ang tama po is dapat to nakalubog. Ito dapat nakalubog po para mag-fit siya dito sa heater. Kasi yung heater eh ganyan po yung forma niya. Nakaumbok. So, pag ito nakaumbok, papatong lang siya doon, hindi siya iinit dito sa buong kaldero. So, ang gagawin natin, ipipress natin ito. Yan. Dapat ganun. Ito. Press. Hindi na po siya nakaumbok. Huwag niyo pong itutulak dito kasi uumbok ulit. Tips lang po yan. So, tuloy na natin. Bali, unang-una i-check po natin yung fuse. So, wala po siyang continuity. Ibig sabihin,
Sira na po yung fuse. Heater. Okay, yung heater. Taas natin. So, okay yung heater. Ang sira po nito ay fuse. Thermal fuse. Thermal piece niya. Tatanggalin na po natin yung thermal piece. Yung thermal piece. Pagka ginamitan po natin ng tester, dapat po ito ay meron. So, ito po ay ang gagawin natin dito. Wala po tayong part na ganito. So, pang emergency lang. Halimbawa, biglang hindi po gumana yung rice cooker niya at ang sira po ay ito lang. Ang gawin po natin ay kuha tayo ng wire. Ito po ay remedy lang. Actually, bawal po ito kasi dapat papalitan talaga yung fuse. Yung fuse na to dapat palitan. 10 ampere po siya. So, ang gagawin natin for emergency cases lang po. Pagka nagluto kayo tapos biglang nasira, so, ganito lang po. Kuha kayong wire. Italin nyo lang pong ganyan. Tapos, kung wala po kayong panginang, italin nyo lang po. Ngayon ang gagawin ko po is isosolder ko siya. Solder. Yan. Ano po ito, remedy lang para may magamit. Ayan. Okay. Tapos ganun lang po ka dali.
diskarte lang po yan para may magamit tayo. Tapos bilhan na lang ng bagong fuse pagka merong time. Ito po ay idea lang. Sa ganun eh, makapagluto na tayo kasi nagugutom na. Okay. Ito. Okay. Tester. Tester. Tiga lang. Zoom out. Zoom out. Okay. Ito yung fuse. Okay na siya. Meron na. Okay na siya. Testing natin. Iinit na siya. Pero huwag niyong kakalimutan yung sinasabi ko yung about dito. Importante po yan. Kailan nakalubog dito. Nakaganon siya. Kasi pagka hindi, puputok yung fuse bibigay. Sa sobrang init yung thermal fuse. Yun po yung isa sa dahilan. Kaya nasisira. Nasisira. Testing, testing. Ayun, may power na siya. Ilaw na. Lagyan natin ng konting tubig. Meron ito. Takip. Taran. Bali, dalawa po yan. Meron pa rin isang naman. Same problem. Wala po power. Ito walang power. Parehas lang po sira niya. Malamang. Malamang sa malamang. Yeah.
May init na po. Pinapainit natin to. Check natin to isa. Open din siya. Wala. Pius din ang sira. Natin yung fuse. Dapat papalo siya. So, wala. Dito, meron. Dito, wala. Meaning, sira. So, chajamperan po natin. Kuha lang tayong ilang perasong wire. Good. Tapos kung wala po kayong panghinang, ikutin nyo lang ng marami ito sa kabila kanan din. Hinangin natin kung mayroon kayong panghinang. Ganito lang yun, no? Okay.
Paalala po, ito ay remedy lang. Diskarte lang para magamit yung rice cooker. Kung may time po kayo, pagsira yung fuse, bilan nyo po ang fuse. Dalhin nyo lang po yung sample. Pakita nyo po. Pakita nyo po sa store. Sila na po ang bahala kung ano value po ang nakalagay doon, yun po yung susundan. Okay. Check lang din. Fuse. Okay. Heater. Okay. Ito yung heater. Okay. Kwarta na. Ito po yung kaldera niya. Ito, okay po ito, walang problema. Makakusli po yung gitna. So, testing. Tapos lagyan natin ang tubig. Okay. Gusto ko lang idagdag yung isa pang tip. Ito po, pagkatapos niyo pong i-press dito para lumubog, salang niyo po dito siya. Tapos mainit po kaya gumagamit ako nito. Hawakan niyo po dito at tsaka niyo balik para talagang mag-flat siya doon sa heater.
talaga. Ganun. Yan. Tsaka dapat wala pong debris dito. Clear po dapat to. Pansin nyo pagka dito may gap, pag tinulak nyo pababa, tutunog, mag-ano pa siya, mag-move. So, kailangan at least walang movement masyado para mag-plot din sa heater. Yun lang po. Salamat sa panonood. Kagaya po nitong rice cooker na to, may mga debris po siya. Ayan po. Ito. So hindi po ganong lumalapat yung kaldero sa heater. Kailangan malinis po ito. Tatanggalin po natin yung debris. Okay. Okay. So, so far okay siya. Ito, okay ito. May debris lang. Okay. Working na po. Ayos na, ayos. Very nice.